isishare ko sa inyo yung COVID experience namin. Nagka-COVID si John kasi doon niya nakuha sa hospital na pinapasukan niya. Yun ang contact tracing niya. Ang home measures na isishare ko sa inyo ay hindi kagamutan sa COVID. Ito ay napanood ko at nabase sa internet at ang iba ay natutunan ko sa aking doktor. Kaya kung may mga katanungan kayo sa inyong isipan, makabubuti na kumonsulta kayo sa inyong doktor. Ang unang sintomas na kanyang naramdaman ay biglang pagkahilo at panlalamig. Naramdaman niya yon, sabi niya, nag-perform sila ng CPR, siya ang nag-cardiac compression, and then after ng procedure, na-revive nila yung pasyente, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Hindi yung normal. Sabi niya, nalalamig siya. And hindi naman masasabing napagod lang siya kasi ang sabi niya, bago pa sila nag-perform ng CPR, talagang medyo masama ng pakiramdam niya. Kaya nung hapon, umuwi siya ng maaga galing sa trabaho. And then, masakit ang kanyang ulo. The following day, gusto lang niyang tulog ng tulog, palagi nakahiga kasi mahina ang pakiramdam niya. Although, hindi naman siya nagkaroon ng mataas na lagnat, hindi ko rin masasabi kasi wala kaming thermometer dito sa bahay. Kasi nga hindi naman kami basta-basta nagkakasakit. Pero pakiramdam niya, mainit ang katawan niya, yung tinatawag na feverish sensation. And then, wala naman siyang naramdaman na pagkawala ng amoy o pagkawala ng panlasa. Meron pala siyang sore throat. Something na ganun. Tapos umuubo siya, dry cough. Sa ilong, medyo punod lang daw yung ilong niya. So, ang ginawa ko, pinag-nasal rinse ko siya kaagad. Para yung virus na nasa ilong niya, ma-wash out bago pa mag-multiply. And ginagawa rin niya yun every day, morning and evening, or as needed. Natutunan kong mag-nasal rinse sa doktor ko. Sabi niya, pag hatching ako ng hatching, may allergen sa ilong ko, mag-nasal rinse ako. Naisip ko mabuti na yun kaysa uminom ako ng antihistamine katulad ng Benadryl. Ito, isang ganun mo lang, nasal rinse mo lang, epektibo talaga. So binili ko ito, bago pa man umuso ang COVID, meron ako nito. One set na siya. Meron siyang kasamang saline packets, yung powder na formulated talaga para sa pag-nasal rinse. Ito, tinuro pa to sa akin ng doktor ko bago pa man nagka-COVID. Pag umakati daw ang lalamunan, para hindi ka palaging ighim ng ighim, sprayin ko daw nito, Biocidin Advanced Formula Throat Spray. Ang formula nito, may 20% siya na alcohol. Parang Listerine, yung iminumumog natin ng mouthwash, may 20% na alcohol. And then, all the rest ay mixture ng napakaraming herbs, iba-ibang herbs. Eto, sabi ni John, para epektibo niyo yung pang-spray mo. Kasi, sabi niya, nabawasan yung sore throat niya at hindi siya masyadong umuubo. Kahit daw yung sa paglunok niya, dati pa lang na ang normal niyang paglunok, meron na daw konting sabit sa lalamunan. Tapos sabi niya, naging smooth. Naging smooth yung paglumod niya. Pilipinas, sabi nung kapatid ko, may nakikita daw siyang ganito sa online shopping. And sa Pilipinas din, instead na Biocidin, may nakita kong, I think, medyo similar dito. Kasi ang formulation niya is 25% naman na alcohol. And then all the rest ay, herbs. Mixture din siya ng iba-ibang herbals. So, sabi ko sa kapatid ko, pwede niyo yung itry. And tinanong ko rin yung first cousin ko na pharmacist, sabi niya, ate, mabisa talaga yan. Camilusan Throat
spray. Nakita ko rin sa internet, according kay Dr. Peter McCullough, etong povidone iodine, 10%, siya ay mabisang nasal rins and panggargel sa lalamunan. Parang ano yung mouthwash. Ang formulation niya is yung maliit na kutsara, yung kutsarita. Kalahating kutsarita nitong povidone sa isang basong tubig, pwede mong ilagay sa nasal rinse at yun ang gamitin mong panghugas ng ilong mo. Diba ito pinanglilinis natin sa sugat? And then, kahit yung sa operating room, bago opera ng pasyente, nilalagyan din ito ang skin prep. Kasi nakakapatay siya ng mga bakterya. So, ginawa ko siya for one day lang naman kasi nakaramdam din ako ng mild na sore throat. Tapos medyo napapaos ako and tiningnan ko sa salamin yung lalamunan ko. Eh, namumula nga. So, nagmumug ako nito morning and then evening. And epektibo nga naman. Sabi sa akin ng isa kong kapatid, ate, matagal ko na yung ginagawa noon pa man bago nagka-COVID. So, alam na pala niya itong gawin. But, yung mga tao na may hyperactive thyroid, allergies sa povidone iodine or seafoods, hindi pwede ng povidone nasal wash or gargle. Meron ka pang choice itong hydrogen peroxide. Ang formulation, pareho din. Kalahating kutsarita ng hydrogen peroxide sa isang basong tubig. Pwede mo rin siyang inasal rinse. Or, pwede mo rin siyang i-gargle sa lalamunan. Kaya lang, ang disadvantage, syempre, hydrogen peroxide, bumubula ito. E di bubula yung ilong mo sa kalalamunan mo. Kung ayaw mong gumamit ng nasal rinse with the hydrogen peroxide, meron pang isang choice. Ang sabi ni Dr. Peter McCullough, the same concentration, kalahating kutsaritang hydrogen peroxide sa isang basong tubig, kunin mo yung nebulizer mo, kung may nebulizer kayo, at ilagay mo dun unti-unti at inebulize mo yun. Sabi din ni Dr. Peter McCullough, ginawa niya yun sa mga pasyente niya, at base sa study niya, 71% effective. Sa sunod na video, I'm gonna share with you about my nutritional supplements that I shared with my husband para makarecover siya kaagad ng mabilis sa COVID. At awa ng Diyos, hindi po ako nahawa. At si John, right now, nakabalik na siya sa trabaho for 1 week at hindi siya umuubo. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, please like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Thank you for watching.